What's up, Matiniks? Rockstars, baby. Matinik, 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 matinik. Hey guys. Hi guys. Hey. Hello. Hi. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. And for today's video, as you can see in the title, bibigyan ko kayo ng tips, essentials, misconceptions about communication students or about the communication course itself. So, my name is Matthew Tan and I'm taking a Bachelor of Arts in Communication. I am currently studying in Manila Bitana Colleges and magta-third year na ako. So, kailangan ba palaging ganito, nag-English sa communication, pag communication student ka? Hindi. Background muna sa communication. So, di ba meron, I'm taking a Bachelor of Arts in Communication. Communication lang. So, wala siyang major in broadcasting, major in journalism. So, lahat yun tinitake namin or lahat yun eh pinag-aaralan namin. At nilag-start na ako. Ayos na yan. Lahan ka. Okay. So, ba't ko tinake ang Bachelor of Arts in Communication? Quick background muna, guys. Quick lang. Ganun lang. Kasi yun nga, kung napanood nyo na yung 20 random facts about me, eh ang first choice ko talaga ay political science because I really wanted to become a lawyer back then. Pero good thing, I chose Bachelor of Arts in Communication kasi I found a new home, kumbaga a new passion. Hindi siya new passion eh kasi back when I was in junior high school, part ako ng broadcasting team ng aming region, joke region ba? Ng city, Pasay City. So, part ako ng Team Pasay na nagko-compete sa RSPC. Tama ba RSPC? Basta yung regional something-something. Nakalimutan ko na. Tapos, pinapanlaban din ako dati sa mga oratorical competitions. Yung mga ganun. So, hindi, I do hostings din back then. Actually, up until now, na-college ako. So, hindi na siya nalalayo sa skills ko, kumbaga. So, good thing na lang din na pinili ko talaga ang Bachelor of Arts in Communication. So going back nga sa number one kong tip ay don't be intimidated by your classmates kasi kakainin ka ng intimidation. Tama ba? So ayun, kakainin ka nun and malo-lower down yung confidence mo sa sarili mo kasi in communication, kailangan confident ka sa sarili mo kasi kailangan hindi ka mahihiyain eh kasi you have to talk to people. You have to talk to your professors, to your classmates pag nagre-report ka, pag may discussions. So, ayun, kailangan mong hindi maging intimidated sa mga klase mong AA. Okay, so kailangan ba magaling ka mag-English or magaling ka mag-Tagalog ng sobra-sobra, ng solid? Pag communication student ka, I must say no. Kasi some of my classmates, including me, ay hindi naman ako masyadong magaling in writing. Kasi mas, doon ako sa... Ito, pagsasalita, as you can see. Kasi hindi ako talaga masyadong magaling sa pagsusulat. I mean, sa mga creative writing, gano'n. Sa informative writing, tama ba informative writing? Basta, mga gano'n. Yung writing na sakto lang, gano'n. Kaya naman natin yan. Pero yung mga gagamit ka ng mga highfalutin words and yung mga idioms and stuff like that, yun ang weakness natin. So, ang tip number two ko is, to practice. English speaking. Is to practice speaking English. Ang likod ko dito sa vlog na to. Ayan, is to practice speaking English in any means, by any means, of any means. Joke. No, communication pa man din ako. So ayan, in any means, by any means, in any form, by any form. So ayan, kasi sa akin, pinaka-effective talaga is to watch movies. Doon talaga ako natuto or parang nahasa mag-English kasi I love films. I love watching films. So, take advantage of using your Netflix subscription. Hindi lang yung mga puro landi-landi kayo mga pinapanood sa mga Netflix na mga ano. Kailangan, kumbaga, pag nanonood kayo, be a critic. Basta pag nanonood kayo, hindi lang basta sa actor, hindi lang basta sa mga kissing scenes, mga ganyan. Tignan nyo rin yung plot ng story, ng mga ganyan. And sa panonood nyo na yun, natututunan nyo na rin kung paano gumawa ng movie somehow. And kung paano magsalita ng English. Kung paano yung tamang pronunciation, enunciation, yung tamang pause, yung tamang stop. Kasi sa communication, kailangan yun. It's very important na you know how to pause, you know how to breathe.
para na-emphasize nyo yung other words or yung important words. Hindi yung monotone kayo palagi. So, pag monotone kasi kayo, hindi nagbibigyan ng emphasize ng diin yung word na kailangan talagang bigyan ng diin. So, ayun. Practice makes perfect. So, why practice? Nobody's perfect, so why practice? Tip number 3. Ang communication students, they are very, very resourceful. You have to be resourceful. Why? Because may mga projects kayo, gagawa kayo ng films, na music video, at ng kung ano-ano pa. And you have to be resourceful. Kasi as a student, hindi naman natin afford pa bumili ng mga materials. Just like ng reflector, ng light box. So sa YouTube, merong DIY light box. So ayun, makakatulong kasi yung light box sa pagbibigay ng ilaw sa subject. Number 2 is yung foil. Pwede gamitin yung foil sa as a reflector. Or kahit yung white na tela lang kasi the light bounces back. The light bounces back, the sunlight bounces back sa white, any white na cloth, na tela. So, pwede nyo gawin yung reflector. Just like this, guys. Ayan o, ginawa ko lang to. Ito ay DIY light box. So, madali lang siya. Ito, illustration board lang to. Tapos, kinot mo lang na ganyan. Tapos, ito yung basta yung pang-baking. Nakalimutan ko yung tawag sa paper na to. Tapos, sa loob, may foil lang. Ayan. Mga foil. Tapos, syempre yung bumili. So, ayan. It's very easy to use. It's very easy to use. Tapos, it's very easy to make. And it's very efficient. Tip number 3 ko sa inyo, guys, always go to the class prepared. Kasi may mga professors tayo na nagtatanong ng mga current events. So, ayun nga, gaya ng sinabi ko kaninang tip, nakalimutan kong sabihin na pwede manood kayo ng news, magbasa kayo ng news, ng magazines, and anything na material na mapagkukuhanan nyo ng idea or na news ng current events. Kasi may mga professors tayo na nagtatanong ng current events. And as a communication student, I mean, kailangan nyo talaga maging somehow relevant. Not somehow, but you have to be relevant. You have to know the relevance of the things that's happening around you. Kasi communication student you're a future journalist, you're a future cameraman, you're a future... Basta, alam mo yung sa industry na yun na kailangan you have to be relevant. Kasi in making films, lalo na nowadays, tinatangkilik na ng mga manonood yung mga may laman, yung may relevance, yung kumbaga, yung tatatak sa puso nila na hindi lang to love story. Yung love story na to nagdaan sila sa ganitong panahon, sa ganitong scenario na very relevant, puro relevant to. Basta, just stay relevant. And yun nga, since lahat ng communication students lahat ng communication students ay nag-e-edit ng photos, nag-e-edit ng videos, download mobile applications na magagamit nyo sa class. So marami dyan, maraming editing apps, maraming video editing apps, photo editing apps. So itry nyo yan, guys. Just explore kasi ako wala naman akong go-to kumbaga na editing apps. Tinatry ko lahat kung saan papasok. So, nagtatry ako sa Lightroom, nagtatry ako sa VSCO. Basta madami akong tinatry na editing apps. Snapseed. Kasi may kanya-kanya silang specifications, may kanya-kanya silang use. So, itry niyo lahat yan kasi matututunan niyo lahat dyan. Ayun nga, since sabi ko na always have to go to class prepared, sa school prepared, feeling ko ito ay number one essential ng communication students since lagi kaming, ito based on my experience, I'm an incoming third year communication student. So based sa aking experience, lagi kaming may mga biglaang film making, may mga biglaang picture na kailangan i-edit. So nalulubat lagi yung aking phone. So, kailangan nyo talaga magdala ng power bank and ng charger. So, kailangan nyo lagi yan, guys. Kasi, kasi kailangan nyo maging prepared sa any scenario na mangyayari sa inyo. And, I feel like lahat ng mga may phone dyan and may power bank. So, ayun. Lagi nyo magdalin yan pag pupunta kayo. So, dadako naman tayo sa mga misconceptions about sa communication course itself and sa mga communication students. So, number one, course daw ito na mga gusto mga artista. Para nahin kita, saan man tayong mapunta.
10 years. Sorry. Dadala ko. Guys, pag sa akin, sa sarili ko, Oo, kasi gusto ko mag-artista. Pero guys, sasabihin ko sa inyo na ang communication course ay para, hindi lang para sa mga gustong mag-artista. Ito rin ay para sa mga gustong mag-director, gustong maging writer, yung mga nasa likod ng camera. Kasi pinag-aaralan din namin yung mga ganun. So hindi lang siya para sa mga gustong mag-artista. Tapos ito, may nabasa ako sa Google na communication daw are for the lazy and less smart kids. Guys, kung naiisip nyo na madali lang yung communication course itself, kasi ganun din yung mga sinasabi ng friends ko, na parang, wow, madali naman ng course nyo, but no, it's not. Mukha lang siyang madali, kasi yung output na lang yung nakikita nila eh. Yung natapos na naming film, yung natapos na naming picture, kasi nakikita nila na, ah, ang saya gawin yan, kasi ano, groupings, ganyan, but no, guys. Sa pag-iisip pa lang, sa pagko-conceptualize pa lang ng idea ng photo, ng idea ng video, ng idea ng film itself, doon yung mahirap, yung brainstorming. Kasi all of you, parang may kanya-kanya kayong gustong sabihin, may kanya-kanya kayong gustong iparating na message sa pictures nyo, sa video nyo. So, mahirap siya guys, sa brainstorming pa lang. Tapos ilalagay niya siya into words. Ipuput niya into words. So, yun pa lang, diba? Sabi ko sa inyo, mahina ako sa writing. So, mahirap pa rin. Mahirap na siya. Tapos, igagawin niya pa siyang output. Gagawin niya pa siyang photo. Gagawin niya pa siyang video. So, it's a skill-based course talaga. So, hindi siya madali guys. And it's not for the lazy. Kasi, kumpara to sa mga tamad, nako, babagsak kayo. Kasi hindi siya para sa mga tamad. Kasi marami kaming outputs. And yun nga, konti yung exams namin na papers, mas marami yung outputs namin. Kung mga tamad kayo at kukuha kayo ng communication course, huwag na lang. And lastly, ito daw ay ang least stressful course. Nakita ko to sa Google. Kung sino man yung nagsulat sa Google. Halika dito, mag-com ka. Guys, kung sinasabi ko sa inyo, stressful siya. Pag gumagawa kayo ng outputs, it's a production, it's a whole production. Hindi lang kayo mag-isa. So, kailangan intindihin niyo yung kasama niyo sa production. Yung director niyo, yung writer niyo, yung actors niyo, everything. Meron nga kaming ginawang project. Explain ko lang sa inyo guys. I-share ko lang sa inyo guys. Para siyang pop talk. Alam niyo yan. Yung show na pupunta kayo sa mga places, different restaurants. Tapos, i-relate niyo siya ganun. So, kami, nag-isip din kami ng ganung concept. So, bucket list ang tawag namin. Sayang nga lang kasi nagko-COVID, so hindi siya pinatuloy ng prof namin. Kasi finals output sana namin yun. So, sobrang sayang kasi nakapag-film na kami ng marami. Nakapunta na kami ng 3 different restaurants. So, yung mga owners noon, kinausap namin, kinontak namin, tapos in-interview namin yung chef nila. Ganun. So, hindi siya madali guys kasi number one, we have to travel and kailangan namin dalhin lahat ng equipments namin. Camera, tripod, lights, everything. So, production talaga kaming pumunta doon. And syempre, wala namang kaming, kasi sa team namin, wala namang may-ari ng kotse. So, we have to commute talaga. So, nagtatricycle kami, nagjijeep kami, FX, bus, para lang makapunta sa location. So, kung hindi yung stressful sa inyo, sige, sabihin nyo hindi siya stressful na course, ha? So yes, Matinex, that's it for today's video guys. Sana na nakapulot kayo ng lesson or sana na nagkaroon kayo ng glimpse sa isang communication student life or sa communication course itself. So, sa lahat naman siguro ng course, eh walang madaling course eh. Pero if you love the course, magiging madali siya. It's very, it will become very easy for all of you na gawin yung mga outputs kasi you love what you do eh. So, ayun lang guys, love what you do and kailangan may passion at puso kayo sa mga ginagawa nyo. Kahit nasabihin yung pag-aaral pa lang yan, kailangan nyo nang i-internalize, kumbaga, yung mga mangyayari. Kasi in the future, pag nandun na kayo sa real life, pag andun na tayo sa real life, and hindi ko pa alam yun, mas okay na maganda yung pundasyon nyo. Yun yung laging sinasabi ng prof namin na mas okay na maganda na yung pundasyon nyo para pag isa-stack na lang kayo ng mga ideas, at least hindi na siya wobbly, hindi na siya magalaw. Kasi yung foundation nyo is very strong. It's very, ano na, compact, impact, compact. So, ayun. Love what you do, love your course. So, sa mga freshies na magte-take ng communication course, good luck to all of you. It's a fun roller coaster ride experience. And
if you really love communication, if you really love writing, if you love taking photos, taking videos, and putting out yourself, putting yourself up there, if you love talking, hosting, and everything, you will love communication itself. So good luck to all of you. And yeah, that's just it for today's video. If you guys haven't subscribed to this channel, please, please do subscribe and click the notification bell button below for you guys to be notified whenever I upload another video on this YouTube channel. So bye guys, stay matinee.